Tulog ako dyan, may carton lang ako. Oh. Ang tagal ko na sa lugar na to, halos dito na rin ako lumaki. Oh. Yung breakwater na yun, yung gutter dyan, ako dati natutulog. So, lugar ko talaga to. Ang saya dito dati dahil maraming may dagat to, maraming tahong, maraming nangingisda, maraming naliligo. So, enjoy dati to dito. Alala ko, Alvin, ito yung kuno-content mo dati. Doon. Oo, yeah. Hindi pa ako diwata Paris before. Nagko-content ka dyan, panay live ka dyan, maghapong ka dyan. Hello guys, nandito ako ngayon sa Manila Bay na kung saan dati itong dagat, para sa hindi nakakaalam, itong dagat dati na kung saan dito kami natutulog, dito kami nangunguha ng taong at dito ako nakatira. So nandito na naman tayo ngayon, pero wala na siyang dagat dahil puro buhangin na. Makita mo nga muna. So ayan, puro buhangin na siya, di ba? Puro buhangin na siya. Tapos ito yung naalala ko, Alvin, ito yung kuno-content mo dati. Doon. Oo, hindi pa ako diwata Paris before. Nagko-content ka dyan, panay live ka dyan, maghapong ka dyan. Tsaka matatandaan ko, doon ka po tumatambay. Doon talaga ako natambay sa dulo. Uh-oh. Pero area na namin to. Actually, pag nainantok na nga ako, natutulog ako dyan, may carton lang ako. Uh-oh. Pakita mo yung gutter. Ayan. Itong ano na to. Breakwater na ayan, to. Breakwater yung gutter. Uh-oh. Yung breakwater na yung gutter, dyan ako dati natutulog. So, lugar ko talaga to. Ang saya dito dati dahil maraming may dagat to, maraming tahong, maraming nangingisda, maraming naliligo. So, enjoy dati to dito. Pero ngayon, nandito ako para kumain naman ngayon sa isang siyalang restaurant. So pagkita natin, nandito kami ngayon sa Asian Taste na kung saan mga seafoods naman yung serve dito. Di ba kung dati dyan ako dyan sa may baba? Seafood so, mismo na, dito? Seafood mismo na kinukuha namin yung mga tahong. Ngayon naman, kasi wala nang tahong, kakain naman tayo dito sa mga restaurant na kung saan malapit lang din dito sa dati kong tirahan sa dagat. So nandito tayo ngayon sa Asian Taste. Pakita natin yung restaurant. Ang ganda ng view ah. Nandito tayo ngayon sa Asian Taste. Pakita mo naman yung restaurant nila. Yeah. Actually, nung dumating ako dito, sarado pa, kaya pinabuksan ko na. Tinan mo, nagbubukas pa lang sila. Sabi ko, diba, sabi ko, sarado pa sila, buksan nyo na kasi kakain kami. Pero hindi, pagdating talaga namin, magbubukas na talaga sila. Kasi ang open nila dito is 5 p.m. to 12 midnight. So, ayan, subukan naman natin ngayon kumain ng seafood. So, together with my friend, kasama natin si Jason. At syempre si Gupan. Anyang bodyguard. Ayan. Tapos syempre kasama ko si G, kaya lang pinarking pa yung sasakyan. Tapos syempre si Alvin Tibit. So lima lang kami. Actually lagi naman ako nandito kasi yung may-ari dito mabait sa Sergeant. So friend ko na ngayon. Pero hindi ko sa namin nakakain ako. Kakain kami. Para hindi naman. Kasi pag nandito kasi ako nakakain naman, puro discount ang binibigay sa akin. Kaya subukan ko naman pumunta nang wala siya para at least nakakahiya naman kasi pag nandito naman, discount na naman. Di ba, Sir Jan, no? So, ayan, masarap dito sa Asian Taste. Pero mamaya, papakita namin sa inyo kung anong in-order namin. Ayan, sa lahat pala ng gustong kumain dito, kung gusto talaga ng masarap na luto, at syempre, magkaroon kayo ng discount, hanapin mo lang sa Sir Jan, sabihin nyo na refer kayo na diwata. Charing lang, hindi, may mga ganun eksena. Basta masarap dito, mamaya, papakita namin sa inyo ang in-order namin. Gusto ko lang i-click sa lahat ng gustong kumain. Try nyo po yung Asian Taste. Ayan. Matatagpuan yan dito sa Seascape. Dito lang malapit sa Sofitel. At malapit lang sa Diwata, Paris. Nandito may banda tayo. So, nandito kami sa may gilid ng dagat. Alam mo dati dito, napakaganda nito nung buhay pa yung dagat na yan. Ngayon kasi buhangin na. Itinan mo. Alam mo sa pagkakaalam ko, ito talaga ang tinaguri ang isa sa pinakamagandang sunset sa buong Pilipinas. Kaya lang ngayon, kung makikita nyo, puro buhangin na siya. Nawala na din po yung dagat natin. Nakalungkot nga lang, no, nawala na yung tubig, napalitan na ng buhangin. Sana na bumalik pa yung dagat dito para bumalik ulit yung sigla. So, di ba? Kasi alam mo ba, ang tagal ko na sa lugar na to, halos dito na rin ako lumaki. So, nakakalungkot nga lang kasi dati kung nagda-dive-dive kami dyan, nanguha kami ng tahong, nangunguha kami ng isda dyan, tapos maraming naliligo. Pero ngayon, buhangin na yung kapalit, so hindi na tayo makakaligo. Sana lang na makabalik pa yan. Pero sa kalungkutan ko na nawala yung tubig, siguro may kapalit niyang kagandahan. Kasi syempre naman yung gagawin dyan nila kung wala silang planong mas maganda. So yun lang, siguro tatayuan yan, feeling ko lang ha, siguro tatayuan nila yun ng mga establishmento. Tapos syempre pag tayo ng building dyan, marami din mga Pilipino na mabibigyan natin ng trabaho, mabibigyan nila ng trabaho. So isa din yun siguro sa mga katulong sa mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga nailangan ng trabaho. So yun lang. Nandito na kami ngayon sa table namin. So yung in-order namin, yang chow. Tapos syempre mayroon tayong swahi. Pa yan, guys. Swahi na buhayan. Tapos mayroon tayong shell.
ito pa lang yung dumating, wala pang iba. Tapos napaka-social dito kasi iniikot lang yung lamesa, oh. Pak. Ito, ano to? Ay, kabayo ka. Kuwento. Ah, pusit. Ayan, pusit ito. Ang tawag dito sa amin sa Korea, itong pusit na ginanito is calamaris. Sa Korea ganun kami. Koreano kasi ako pang sinakaalam. So try natin kainin muna yung calamaris. Uy, order ko yan, ha? Sarap niyan. Yan ang natikman ko nung inano ni... Sige, i-outro muna. So ayun, napakasarap. Tapos hindi pa yan, marami pa kaming order. Yan pa lang dumating. So, gutom na ako. So, mubo lang kaya muna ako na kaya naman. So, abang pa natin ma-order. Nasa gilid tayo mismo ng dagat. Maganda ng view. Sunset viewing, no? Sunset viewing, maganda ang view. Tapos, napaka-fresh ko ngayong araw na ito pag dito ako nakaupo.